Hi everyone! Good evening! Magandang gabi sa inyong lahat na nanonood ngayon ng FOPSTalk. So, kumusta ka naman, Rochelle? Hi! Okay. Charles! Okay. Marami tayong mga maganda at saka guwapong-guwapong kasama natin ngayon from Payoneer. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong i-welcome ngayon sa FOPSTalk. And this is the online professionals. Sa lahat ng mga online professionals, this show is for you. FOPSTalk is brought to you by FOPSCo, the national-based cooperative for and by online professionals. And please like our page, facebook.com/fopsco.ph. And you may also find us in Instagram, YouTube, and LinkedIn. And our website is fopsco.ph. So, first of all, syempre gusto naming pasalamatan ang FPS Media na kung saan sila yung may gawa. Kung nakikita nyo ngayon, ang ganda-ganda talaga ng aming online. And of course, Payoneer for making this possible. And all the FOPSCo members na patuloy na nandito at nanonood sa amin. And of course, the online professionals industry. So, i-introduce ko ngayon sa akin ang aking co-host na kasama ngayon, si Rochipel Rivera. So, kumusta ka, Rochipel? Ano ang masasabi mo ngayong araw na to? Hi, Charles. Good evening. Masaya naman. Kahit na Lunes, eh, busy tayong lahat. And I'm so happy kasi ang guest natin today ay matagal na nating mga nakakasama sa industry since 2016, since PApreneur days, guys. Yes. Noong time na lumilibot pa kami sa Philippines, one-day workshop to share the online opportunities. So, ayan. Kaya excited kami today. Sige, yes. Pakilala mo sila, Charles? Oo, pero before that, in-invite namin yung aming mga members, yung aming mga audience na kung mayroon kayong mga katanungan regarding sa Payoneer o sa kanila mismo personally. Please, welcome na welcome, guys. I-chat nyo lang sa amin kung ano yung question nyo at aming sasabihin or aming itatanong dito sa aming mga guest ngayon. So, without further ado, ito na po ang aming mga guest ngayon. Unang-una, si Jen San Antonio. Siya yung Senior Marketing Manager for Southeast Asia ng Payoneer, and she has been with the company for more than 3 years and has helped in continuously engaging with the community through providing valuable content, which is online and offline. She has been in the marketing in this industry for more than 8 years, specializing in events and community management. And she is currently passionate about fitness and staying connected with friends in this time of pandemic. And we have another guest, si Boom Eufemio naman. Boom is the Director of Partnership for Southeast Asia. And Boom is currently working with freelance communities to uplift their advocacy. So, magandang gabi sa inyong dalawa. Kindly introduce naman yourself more at kung ano ba ang pinagkakaabalahan nyo ngayon. Hi everyone. Hi, Ms. Roche and Ms. Shirlene. Thank you for having us dito sa FOPSTalk. We're happy to be here. And yes, ang pinagkakaabalahan ko nga ay yun, fitness. Yun ang wala na akong ibang pwedeng gawin sa bahay kundi magpaka-fit at magtrabaho. Alright. Hello, Ms. Roche, as Ms. Shirlene. Yun, nasa office kami ngayon ni Jen. Mas okay kasi internet dito. So, nice to see all of you guys. Thanks for the invite, for inviting us. Nung naka-lockdown tayo, nag-try ako ng basic Spanish classes. Ooh! So, kamusta na yun, Boom? Oo naman. So, hola! Yun lang, hola! Buenos noches na pala. Buenos noches. So, kami Dora lang eh. Oo nga. Si Patron. Si Patron. Yun lang. Oo.
So, yun, nag-start lang ng Spanish classes. In fact, yung mga ibang kaklase ko doon, aspiring freelancers din. So, nag-aaral sila mag-Spanish kasi nakikita nila na marami na rin Spanish employers na pumapasok at naghahanap sa Pilipinas. So, medyo ano naman, interesting ang nangyari. Masaya yan. Oo. Kami ni Sherlyn may mga pinag-aaralan din eh. Busy ano, mastermind and everything. Yeah, sayang kasi yung time, di ba? Tapos, mas kailangan natin gamitin yung oras para maging productive. Right, Charles? Yes, right na right. Parang ang ano eh, kung kailan naging pandemic, kung kailan palagi tayo nasa bahay lang, walang magalaan, tayong mga online professionals, mas naging busy tayo. Kasi mas marami tayong pagkakaabalahan ngayon. Hindi kagaya nung iba na naiinip sila kasi wala silang pagkakaabalahan. Tayo, mas lalong dumami. Yes, correct. Which brings us to our first question. Tanong ko na muna ha. So, sinong sasagot? Would it be Jen or Boom? Kaya na lang bala, Jack and Koy na lang kayo. Tag-team na lang kami. Tag-team. Sige. Tanong ko na yung first question. Can you tell us more about Payoneer's advocacy, especially those who are concerning the online professionals industry? Kasi alam naman natin that you've been helping the online industry ever since you started with your operations here in the Philippines. So ano ngayon yung meron? Yeah, I guess sige, let's start from me muna, from a partnership standpoint. Go. Sige, so sa amin, Ms. Roach, it's still more or less the same. It's really uplifting the livelihood of our online freelancers and online workers, digital workers. In fact, ngayon, nandun kami sa improving their hireability. So nakikita namin during this pandemic, unfortunately, may mga ibang nawalan ng trabaho or may ibang naghahanap pa ng trabaho. And to be able to land a job, syempre kailangan din medyo equipped sila with the skills, with the attitude, and also with the character na kailangan ng mga employers. So with Payoneers, sa partnership, syempre nagpa-partner kami with different trainers, and especially sa FOPSCo, in terms of being able to provide or equip our freelancers ng tamang skill set para eventually pagpunta nila sa marketplace, sa workplace or sa marketplace or sa kliyente, alam nila kung ano yung gagawin from day one at makabigay sila ng better service for their employer. So si Payoneer laging ganun naman, trying to help our freelancers look for jobs, just in the sense that we will support them in terms of their training and their workshops as well. So Jen? Yep. So in addition to that, aside from partnering with organizations like FOPSCo, Ms. Roche, ano rin, continuously din kami nagpo-provide ng regular webinars or content materials to our freelancers na yun nga, makakatulong sa pag-upskill ng mga freelancers natin. So, yun, actually. So, aside from ito, community engagement, ano rin, content, providing content to our freelancers. Actually, gusto ko mag-follow up. Di ba normally, at the end of the year, meron tayong planning for the following year? Mm-mm. How has COVID affected the plan, especially mga events? Kasi di ba marami tayong events? Actually, yes. We are also looking forward to the events kasi di ba yun lang yep. Yung time ng mga freelancers na lumabas. So, paano nagbago yung mga plans nyo and how are you making it more exciting kahit na naka-lock up tayo ngayon sa bahay? True, yun. Actually, Ms. Roche, I know, dito pa lang siguro namin sasabihin. Wow! Na, ano po, we're planning to have our first virtual Payoneer forum by Q4. So, yun. So, dati kasi, di ba, Ms. Roche, so meron sa Metro Manila and then meron sa provinces or like Cebu, Davao, Baguio, ganyan. Marami po tayong mga pocket events or pocket Payoneer forums. Ngayon, parang as one, like nationwide, pwedeng kahit kung saan man ikaw, like Cebu ka man or Davao or sa Visayas or Mindanao, pwedeng maka-attend ng isang Payoneer forum. So, yun, very exciting po yun kasi first time namin magagawa yung virtual Payoneer forum. Oo, parang iniisip ko yung Payoneer experience, yung excitement, yung di ba pupunta, yes. Pagdating mo sa event, andun yung mga kilala friends, familiar faces, di ba?
So, sige, exciting kami. Kailan yan? Yeah, announce po namin. Nakaka-excite naman. Kasi, plano. Yung mga Payoneer event, nakadating na ako, naka-attend na ako doon. Ang gaganda ng mga topics nila doon. So, at saka syempre, hindi lahat makaka-attend no? Kasi diba, meron kayong number of people lang na allowed. So, at least maganda ngayon, mas marami mga mga freelancers na kung gusto mo na matend ng event nyo, makaka-attend talaga. That's true. Old and new. Iniisip ko lang paano nyo gagawing mas exciting kasi 'di ba from the regular event may mingling, may papasok sa isang room, merong mag-talk doon, may isang topic, and then may food, may everything. Ganun kasaya ang Payoneer eh. Paano yes. yung gagawin ang pagkain siyang ang pinaka masaya. Kahit online. Yes. Tapos may mga pa-games pa kayo dati. Ano? So, titry po namin i-replicate kung ano po yung Payoneer experience sa pag-physical Payoneer forum. May po kami para mas pwede ka mag-interact with other attendees. Meron yung mga booth. So, pwede ka rin pumasok sa mga virtual booth, gano'n. So, yun po. Saka I think yung mga guests namin mas ano na ngayon, mas malaki. Kasi since hindi nila kailangan mag-fly in from other countries, pwede na kami maka-invite ng mga guests or guest speakers na galing sa ibang bansa. Mas kahit ibang bansa. That's true. Yes. Nakaka-excite naman. Sumali mo si Bill Gates. Ang saya! Hindi si Bill Gates, hindi. Tama si Bill Gates. Ang muted ka, Shurz. Naka-mute pala ako. Sabi ko, pag nakuha nyo siya, nako, hindi lang sa calendar ko, sa cellphone ko, lahat, pati sa sulat ko sa likod para hindi ko makalimutan yung date na yun. Hindi naman, no. Baka lang si, ano, kaibigan lang po ni Jen si Bill sa... Ay, nako. Sige, sunod tayo. Shurz, would you like to ask the second question? So, ito yung second question namin. What motivated you? Empowering. Yun yung palaging linya for like empowering Filipino entrepreneur, Filipino freelance. Ni Payoneer, yun yung pinag-motivate sa akin para mali and magal ng ganito. Ito na po yung pinakamatagal ko relationship. So, ano man, love life man o career. more than 3 years. Mamaya, so, tatanungin ka namin. Tatanungin ka daw nila ito ko sa relationship lang. Good. Ayan. Ikaw ang nagbukas niya na. Ay, hindi. Okay na po tayo dun. Sara na po natin yung libro yun. Paki-dagay lang po sa chat yung mga questions nyo. Sagutin ko dyan yung tawa sa love life. Ako, honestly, sure, ano? Marami yan. Ako, it's yung story. Pareho kami ni Jen. Yung story na... Kasi galing po ako sa bangko. So, alam ko rin po kung gaano kahirap for SMEs or individual customers to be able to receive funds from their customers abroad. And at the same time, medyo mahal. Kasi galing po akong bangko. So, alam ko talaga kung gaano sila kahirap. So, maganda po yung story na whether SME ka, hindi ka big company, or whether individual ka na startup freelancer, pwede ka pa rin makatanggap or receive ng payments from your employers from abroad at a cheaper price, at a decent price, at the same time, same type of service din. Meaning, pagka transfer sa'yo yung funds, pwede mo na siyang withdraw within hours. In fact, sometimes within minutes. So I think it's really the story na parang binibigyan ng opportunity ni Payoneer yung mga SMEs saka yung mga freelancers to be able to expand their customer base outside of the Philippines at the same time get to earn more money and more salary. Yes. Actually, tuwan-tuwa ako dun sa sinabi mo. Hindi hours. 5 minutes.
5 minutes. Makakarisip ka ng email ngayon, tapos after 1 minute, sabi niya, your payment is on its way. Tapos after 1 minute, makakarisip ka naman ng panibagong email, your payment is already there. Parang ang sarap, di ba? Tapos wi-withdrawin mo na siya within 5 minutes or less. Nasa bangko mo na yung pera, kaya tuwang-tuwa na. Wala nang 2 days na hintayan. Wala na doon sa 2 days. Alisin nyo na. kasi ito. Yan yung topic namin yung nakaraang linggo. Kasi sa bangko dati, diba? Matagal. Days bago. Pagka SME ka. Siyempre, pagka big company ka, tipong mga, hindi ko pwede banggatin yung mga pangalan, yun, mabilis, saka mura. Pero pagka SME ka or freelancer, mas mahal, saka mas matagal. So I think yun yung pinaka nagustuhan ko sa Payoneer, kaya ako pumasok. Aside from the pera, as what Jen said. Which hindi rin totoo abay doon. Ay, hindi pala pa. Sobrang sa dulo talaga yung pera. Alam niyo ba, meron kayong tinanggalan na, you know, na trabaho, na hanap buhay, dahil pinabilis niyo na yung, ano, yung process. Alam, nabanggit ko before, isa sa mga forum nyo, yung parang middleman, na kasi minsan 2 days, di ba, yung process, like with the competitor, 2 days din siya before, di ba? So, merong encasher. So, ngayon nawawala na encasher. Kasi mabilis na kayo. Magiging yung mga encasher ngayon, dapat mag-freelancing na lang. Encourage you, Miss Roche. Kasi wala na i-encash. Oo. Wala na silang i-encash. Teka, meron pa tayong isang tanong dito na miss natin to. What do you think is Payoneer's edge over its competitors? Katulad niyan, pinag-uusapan natin kanina yung mabilis na transfer ng funds. What else aside from that? Jen? Sige, ako. For me, aside from the swiftness and yung cheaper rates, for me, Ms. Roche, is yung merong local team dito sa Philippines. Unlike our competitors, regional yung office nila. So, pag may problem yung mga Filipino freelancers natin, ayun, like minsan tinatag pa po kami sa Facebook group. So, mas ano kami, localized. Oo. I think ganun, same din ang sabi ni Jen. I think since localized na yung local team, saka yung culture din talaga namin is we still really try to build a relationship with the customer. Kasi nandito kami. So compared sa ibang competitors namin na ang kausap normally nung freelancer pag may issue, kung hindi nila nakuha yung pera, chatbot or ano, kausap nila chat or email. Dito, totoong team talaga yung nandito para i-serve sila. Whether VIP siya or hindi. Whether malaking customer sa or hindi, open naman yung lines nung sales team sa kanong nung buong team to talk to them. Yun nga, sabi nga ni Jen sa Facebook, minsan tinatag lang kami. So, kailangan namin mag-reply dun sa Facebook as well. Pero helpful din naman yung mga partners namin kagaya ni Mitch Roche. Minsan siya na yung sumasagot. Yes. Minsan siya na yung sumasagot. So, yun. Tsaka ramdam ko yun. Minsan na-spoil na nga ako pag may konting problema. Kasi yung mga estudyante ko, di ba, minsan nagsasign up for Payoneer. Tawag ka agad ako, Britzy, hindi sila makapasok. Hindi ko alam kung bakit. Yung mga ganun-ganun na lang. Shout out po si kay Britzy. Oo, tatawag na lang sa akin. Yeah. Diba? Sige, Sheryl's next. Ikaw ang magtanong ng sunod. Mukhang maganda yung tanong sa sunod eh. Para sa kanilang dalawa yan. Yes, maganda yung tanong. Pero before that, sabihin ko muna, mayroong nag-message dito sa ating Facebook page. Hindi naman. Sinasabi lang nila, kasi di ba kanina yung sa event kung sino yung gusto natin na-invite ni na speaker. Ay, sige, okay po yan. Elon Musk daw. Elon Musk? Elon Musk. Oh, may lakad po siya ngayon papunta sa moon. So, hindi natin alam kung ma-invite natin. Okay, ito na yung totoong tanong ngayon. So ano ang pinaka-unforgettable na Payoneer experience mo? For me, ang sagot ko dyan ay yung first Payoneer forum na minount or like spinnerhead ko, which was in Baguio. So, ano, yes, oo, Baguio, Miss Roche. Ayun, kasi actually, galing akong, so madalas naman na gumagawa nga ako ng events, ganyan. Pero yung pinanggalingan kong industry actually, entertainment industry.
So, ngayon na very serious or very straightforward yung fintech, diba? Tinatry nga natin gawing sexy yung fintech. ayun, so parang ako, hindi pa ako masyadong familiar sa industry noon. Parang pang ilang buwan ko pa lang ata with Payoneer noon. Pero, ayun nga, kailangan mag-contact ng mga speakers, ganyan. And then, kailangan isipin kung paano i-market yung Payoneer Forum. Kasi, I think, nung time na sumali ako ng Payoneer, parang first year pa lang nila. Dito sa Manila office. So I think they've done like a couple of Payoneer forums. So parang ano din, so parang medyo may pressure din kasi ako nga yung parang first marketing manager nila noon. Parang sina Mix, di ba, yung nagmamount? Mix as the country manager sila yung nagmamount, ganyan. So parang added pressure kasi dapat parang specialty ko nga yung events, ganyan. So, pero yun, I think naging successful naman. Meron naman sumunod. Hindi naman ako natanggal sa trabaho ko. Pero ayun, so yun yung unforgettable for me. Kasi I think first time ko din mag-event sa Baguio noon, I think. So kailangan magtawag ng mga bagong suppliers. Ganyan. So ano siya, medyo milestone for me. Ano na bang pinaka-memorable? Masarap yung sa Baguio. Doon din kami una nagka-banding nila Dan Pagulayan and yung mga other speakers. So, ay, tama! Masaya yung Baguio. Baguio. Ako na bang memorable? Nandun kami ni Sherlyn. Sherlyn, kasama ka sa Baguio, yes, diba? Yes, tama. Miss Roche. Yes, oo. Kasama ako sa Baguio noon. Bapreneur team kasama noon sa Baguio. Oo nga. Oo nga, Miss Roche. Marami kayong hinatak noon. Marami kayo natak noon. Sabi ko sa'yo, yes, eh. Thank you. Isang buong sasakyan kami noon. Yes, tama. Parang walo yata. Puno yung sasakyan, yes, namin. I think isa ko pang nalalang moment natin, Miss Roche. Moment talaga. Pinuntahan kita sa bahay mo, tapos sinute kita for Payoneer Stories. Diba? Nalalam mo yun. Nagpunta ako sa bahay mo sa... Nagpunta ka nga. VA Premiers din yun. Sa Cambridge. Yes. 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 Hindi ko nanood yung video na yun. Sige. Hanapin ko. Anong year ba yun? Parang 2017 din nga ata yun. Wow. 3 years ago na yun. O, di ba? Boom, marami na kami ng pagdaanan. Ang tagal na lang relationship nyo. Kailangan mo mag-catch up. Mag-catch up sa relationship. Ikaw naman, kwento ka. Ano yung unforgettable moment mo with Payoneer? Unforgettable moment? Kaya try ko nga. Actually, yung naalala ko yung first month ko with Payoneer kasi 1 year pa lang naman ako. Or, I think more napasabak than napasabak ka ata. Oo, kasi nung start na yon, pagkapasok na pagkapasok ko, pinalipad na nila ako sa Indonesia. So first week ko pa lang, pinalipad na nila ako ng Indonesia. Kasi kailangan namin i-meet yung mga ibang sellers noon. Ano naman, e-commerce kasi ang malaki sa Indonesia. So, in-introduce nila doon sa mga sellers. Siyempre, nag-share sila ng mga good stories nila about Payoneer na tinulungan sila palaki yung negosyo. Tapos, at the same time, pag-uwi ko, pinalipad nila ako to Israel. Kasi nandun yung isang operations team namin. Isang linggo rin yun. So, medyo nibago rin ako kasi... First time ko pumunta doon. Maganda sa Israel. First time ko rin. Pero yun, just to meet the team. Tapos pag uwi ko ulit, mga second week ko pa lang yun yata or third week ko sa Payoneer, pinalipad na ako ni Jen sa Cebu ba? Or Davao? Ako? For a forum. Payoneer forum naman. Cebu yata. Tapos balikan lang. So naalala ko yung pagod. Pero masaya din naman kasi I got to meet yung mga customers. Tawa sila. At saka syempre, iba yung experience pagka nando ka sa mismong forum kasi may pagkain tapos maraming sharing talaga ko nang nangyayari. So yun, I think naalala ko. May pagkain talaga yung concern mo. Masaking bagay. Marami yung pagkain kasi, Jen. Oo, binubusog talaga yung mga tao. Hintay namin kung ano yung ano nga pala yung pagkain sa forum, Jen? Papa-deliver diba, mo sa ano, ito, sa virtual Payoneer forum, siguro ube pandesal. Yung mga uso ngayon. Papagrab na lang. Papagrab na lang. Panalo yun. Mga sushi bake. Ganyan.
Oh, diba? Sarap. Well, actually, pwede nyong itry yung sa Malaysia. Very recently kasi, may client ako sa Malaysia. Very recently, there was an invite for me to discuss parang para magturo ng online digital skills doon sa Malaysia. Although hindi pa naman siya natutuloy. Pero but because of that invitation, naisip ko may market pala sa Malaysia. So maybe you can also check it out. Kasi marami na palang gustong mag-offer ng services sa kanila. So, baka pwede kayo magsimula ulit doon, mag-promote ng Payoneer. Malay nyo, di ba? Mas marami pala doon. Oo, actually. Ay, naputol ba ako? Hindi naman. Hindi po. Hindi. Ah, hindi. Okay. Sorry, akala ko naputol ako. Ayan, sige. Tanong natin ulit. Ang susunod, what are the struggles you had in your journey? Ay, meron ba? May struggles ba? Kasi parang ang saya-saya ng Payoneer culture. Parang nakita ko kayo na parang family si Migs from Migs to Bridge si Kaujen and then boom. And then Alex, di ba? Mm-hmm. So nakita ko yung relationship nyo. Meron din bang struggles? I think yung struggle connected din talaga sa culture ni Payoneer na kailangan ma-resolve lahat ng mga issues ng customers. So I think hindi naman nawawala na may from time to time. Di madalas. May, pero nagkaroon din siguro ng one instance na may mga customers na freelancers na hindi nahirapan, medyo na late ng konti yung pagtanggap nila ng funds. So I think yun yung struggle namin kasi kailangan ma-resolve siya kagad. And all hands on deck kami kasi kagaya ng sabi namin kanina, pagka may issue yung freelancer, narinig namin sa Facebook or kung saan-saan, kami mismo yung kumakausap sa kanila. So imbis na sometimes, imbis na tumawag sila sa contact center or sa customer center, kami mismong local team ang kumakausap sa kanila. So I think that's the struggle from struggle at the same time, ano talaga, kailangan mabilis kasi kailangan ma-resolve namin kagad yung problema. At the same time, kailangan ma-appease namin sa kanila na tapos na yung problema at nandyan na yung pera sa kanila. Kasi as you know, masaya sa atin sa mga sa pagsweldo, malaking bagay yun eh. Pagka maliit lang siya ng isang minuto, maingay ng community. Or so kami at least yung struggle namin is kasi kailangan namin mag-respond kagad at kailangan maayos namin kagad. And may times, since imbis na umasa pa kami sa customer service, kasi alam naman din natin na ibang community members natin, minsan nahihirapan sila tumawag sa call center. Normally, may ganong notion. So kailangan kami mismo yung mag-resolve back. And I think may fulfillment naman pagkatapos. Kasi pag nakita na namin na nag-message na sila sa Facebook na thank you, na-receive na po namin on time. Plus, plus. Oo, plus, plus. Tapos magta-tag sa'yo. So I think may sense of fulfillment kasi alam mong nakuha na nila yung pera at magagastos na nila for their daily expenses. Wow, parang napaka ano naman na parang special na special ang dating kasi talagang taga Payoneer mismo ang nag-a-assist sa kanila, hindi lang from call center. Yun. Si Brits, mahilig sa ganyan. And Southeast Asia manager. Oh, manager pa, ha? Hindi lang basta staff. Pero syempre po, pag madami na yung issues, pinapasa na namin kasi sobrang dami. Pero as much as possible po, gusto namin kami rin yung mag-resolve at kumausap sa kanila. Jen? Tandaan ko yan. Susunod hindi naman si Brits. Ikaw naman tsaka si Jen ang kukulitin ko. Text lang, text. Or IG. Paano lang sa IG? Pa message. IG para sa siya. Si Jen, may TikTok yata. May TikTok ka ba, Jen? Wala, wala. Wala na TikTok. hindi pa ako nakain ng ano, TikTok. TikTok. Ang sistema. Yes, TikTok system. Ikaw, Jen. Struggles mo. Ako, well, same din naman po kay Boom nga din. Usually yan, mag-aabang nga kami pag Wednesday na kung darating yung funds ng mga freelancers natin. And pag kunyari may delay, parang mag-coordinate kami sa global team, ganyan. I guess yun lang din naman po yung struggle. Struggle po ngayon kasi hindi namin nakikita yung mga office mates namin. Wow. Wow. Joke lang. Eh kasi, family tayo, di ba? Actually, may isa po kong experience, ano eh, nung
sobrang malimit lang naman talaga yung delay. As in, siguro dun sa experience ko for 1.5 years, mga twice lang nagka-delay na naisip ko, pero dumating din. Ang isang experience ko, sinama nila ako dun sa WhatsApp group ng community. So, invite nila ako sa WhatsApp. So, mga 300 yata yung kausap ko dun sa group. So, I think, okay naman din. At least na na-resolve. Hindi naman 300 yung reklamo. Ano naman, nung start, syempre medyo nagre-reklamo sila. Pero pagka nasabi mo naman na dumating na at padating na, happy na sila. So actually, ano, well, recently, di ba, boom, nagkaroon tayo ng project na magtawag ng mga, yun, I think yun yung proud ako kay Payoneer na talagang customers first sila yung isip. So, meron nga po kaming internal project na customer experience. Yan yung pinaka-importante sa amin. So, recently po yung nagkaroon kami ng issue with Wirecard. This week lang or last week, yung pinaka-GM din namin ang nagsabi na, actually, pati yung GM namin, sila Mix, pati yung mga executives namin, meron po kami project nga na tinawagan namin yung mga customers to check up on them kung okay na ba yung funds nila, kung meron silang concerns about it, just let us know, etc. So, yung mga ganong efforts, like, nakaka-proud lang din. So, yun naman. Nagtawag kami last week. Yes. May dialer kami sa iba-iba. Laptop. Iba-ibang countries. So, yun. So, at least experience din for us. I think memorable pala yun. Thoughtful naman. Oo. Pero memorable din pala yun. I think yun sa isang memorable experience ko kasi feel ko talaga parang may dialer tapos magta-type ako tapos tatawag ako. Oo. Yes, diba? Hello. Hello. This is from Payoneer. Kamusta na po kayo? Oh, yeah. Oo. Memorable yun. So, ano, kumbaga nice. Talaga sige. Din, ano, we try to... Sa... Ay, go lang po. Sige. Go ahead. Ano, we try to customize din sige, talaga or tailor fit yung service namin sa mga customers namin. Ayun, yun lang naman po yung sasabihin ko. Go ahead. Miss Roche, go ahead. Parang ano lang eh, reporting sa TV. Oo, no. Kasi parang hindi mo alam kung naghang ka, nawala ka, or what. Parang ang hirap. Minsan kami ni Shirley, nung bago pa lang kami, parang kami nagpapakiramdaman, di ba, Shirls? Nagpapakiramdaman. Minsan sabay kami nagsasalita, minsan naman dead end. Parang wala, parang naghahantay kami. Yun. Pero meron yata dito, Ray. May raised hand yata dito. Pero ano eh, sa... Pero naka-live tayo sa Facebook, di ba? Yes, oo. Yes, live tayo sa Facebook. And then, kwentuhan nyo naman kami, paano kayo nung bata kayo? What were you as a student? Wow. Siyempre, kasi ang kilala namin sa inyo, Jen and Boom, taga-Payoneer. Yeah, pero ano ba kayo talaga? Siyempre, gusto naming malaman din kung ano yung behind. Kung sino talaga kayo. Para medyo ano naman, mas exciting. At saka mas... Unahin po muna natin yung mas matanda, si Boom. Hindi po, habang nagkikwento po si Jen, pwede po may background music. Yung parang medyo, para maalaala mo kaya. Wala ba? Paano nga ba ako ng bata? Parang dapat mauna yung mas bata kasi mas madali niyang nakilala. Fine. Kasi naman... parang last year lang eh. Na-joke lang. Kasi mga 2 days ago lang. ano ba? Iba-iba eh. Iba po ako nung grade school. Iba ako nung high school. Iba yung college ako. Yung grade school, mas matinu po ako. Paano na? Parebelde ng parebelde. grade school, nag-ano pa ako. Ano ba? Mga student council, ganun. Nag-honor student pa ako. Wow. Nung high school, average kid na lang ako. Tapos, nung college, mas umaverage pa. Pero, you know, chill lang naman ata. Parang naging chill na ako nung college. Parang pumapasa. Wow. Nag-enjoy naman. Nag-enjoy, oo. Narealize ko parang ano, ano, experience is the best teacher. Wow. Wow! Oh, yeah. Talaga, may background music eh. Maalaala mo.
Oo. Bakit ikaw nga, Boom? So Jen, pagkatapat mo yung sarili mo, wow, ng bata, anong sasabihin mo sa kanya? I know. Okay yan, okay yung ginawa mo. Okay. Ano ba yung bata? Actually ako, ah, nung bata, marami nerd akong po, gusto. Nerd po siya. Marami po akong gustong gawin nung bata ako. So, nag basketball varsity po ako. Tapos at the same time, nag school paper. Wow! Tapos nag school band. Nag school band din po ako. Wow, talented! Tapos oo, nag ping pong team din. Wow! So, nung bata po, marami lang po akong gustong gawin. Pero not necessarily po, natapos ko lahat. I think, yun din yung pagbata, lahat gusto mo i-try. So, tinry ko naman po lahat nung bata. So, marami ding may crush sa'yo. Kasi nung no, band member, may mga ano, may mga crushes yes, na yan. Heartthrob ka ba daw? Hindi po, ano, hindi, kasi po yung instrument na pinili ko po nung bata ako, hindi po yung cool. Ano po, saxophone. Oh, sexy oh, naman yun. Oh, para yeah. Pagka, sexy po yun. Ganun mga ganun. So, yun po yung tinry ko. Kasi yung sa guitar po, medyo hindi bagay sa akin. Nag-fail. Ako din. Trinay ko din yan. Oh, guitar, hindi po bagay. So, yun. So, yun po yung ginagawa ko. School band po ako sa umaga. Tapos, nag-basketball practice po sa gabi. Oh, pero hindi ko responsible naman. Pero hindi kaya po, naman ako. Pero hindi ko rin po natapos lahat yun. So, yun. Nag-school band din ako nung bata ako eh. Pero ooh, xylophone naman. Ting-ting-ting. Wow! Mas maganda na po yung xylophone kaysa sa triangle. Yes. Ako din. Ako egg shaker yan. Egg shaker. Wow! Lumalabas ang edad mo ah. Wala pang egg shaker nung panahon ko. Egg shaker nung panahon ko. Grabe. Dapat yan, Jen, sa ano, sa forum, di ba online forum na nga tayo? Dapat mag-play ng saxy po. Sige, sige. Ang bahala. Mas maganda dyan, yung dapat ano meron po. Kayong dapat ano, freelancer show your talent. Parang ay, ganun. That's true. Dapat yung community members po ng FOPSCo yung papakita ng... So habang ano, habang hinihintay natin si Elon Musk mag-speak, dapat may intermission. Kayo po yun. Si Roche. Oh, si Roche. Si Miss Roche. Magsa-silophone si Miss Shirley. Mawawala ang respeto nila sa akin. Hindi kasi diba karamihan sa atin, yung kagaya sa inyo, mukha kayong kagalang-galang talaga. Hindi nila... Wala makikinig sa akin. Pag yung nakita nila na wow, nag-show kayo ng talent, bongga yun. Kaya parang gustong-gusto namin umattend doon kung mag-show kayo ng talent talaga. Ano po? Paunahan ko sa buhay. Natin yan araw-araw. Oo. Mga longest breath. Longest breath. Happy birthday. Payoneer forum. Ganun. maganda yan. Anong, sa experience nyo na nasa Payoneer kayo, mula nang nag-start kayo, ano yung pinaka-weird na experience? Hindi unforgettable ha. Yung unforgettable kanina, ito yung weird. Parang kakaibang tanong, kakaibang experience. Ano yun? Merong ganun? Weird. Malibad po sa mga office mates namin na weird. Wala naman hindi po. Hindi ako yun. Kagaya sa akin nung dati sa DJT, ang nangyari sa akin, na DJT experience. Ako ay pinatira nila sa isang bahay na mag-isa lang ako. Tapos ano siya, nasa mataas na, medyo mataas siya sa bundok. Tapos nakatingin sa akin yung mga kapitbahay ko. Later on, nalaman ko na haunted house pala yun. Shocks! Yun! So unforgettable talaga siya na ano. Kaya pala may kumakatok sa madaling araw. Sambang weird. I think may isa pong ano, may isang weird sa UX nangyari sa'yo, Jen. Yung, nung time na nagkaroon ng missile sa, nandun po tama. Si Jen sa Israel nung nagpa launch po ng missile yung Palestine papuntang Israel. Naalala ko yun. Tapos tinulugan lang po ni Jen. Sabi ko ni yun. Tinulugan lang po ni Jen. Last year yata yun, no, Jen? Last year, tama. Last year. Takot naman tama. Yun. Walang safe room?
Hindi, ano po, may ano yun. May way naman po si Israel to counter. Oo. Tsaka may safe room naman if ever. Para meron ako naging friend doon na Pinay yun. Doon sa hotel. So sinabi niya sa akin na, okay, don't worry. Gumaganan siya. So, okay naman. So nakita namin sa CNN. Okay, tulog na lang ulit. Nung nakita namin sa CNN, syempre tinext namin. Tinanong, oh, si Jen nandun sa sa Israel. Oo nga, tama. Weird at memorable. Oh, weird. Doon ka pala ng mga panahon na yun. Nung mga panahon na yun, nasa isang Facebook group ako, may nagkikwento doon, nasa Israel siya, kasalukuyang binobomba, yung asawa niya, part ng military. So yung asawa niya, kailangan umalis. Nasa bahay sila. Natatakot siya kasi kasama yung bahay nila sa binobomba kasi nga militar sila. Tapos andun sila sa safe room. Nagpo-post pa siya dun sa group. Kinikwento niya kung ano yung nangyayari. So ramdam ng mga nasa grupo yung tension. Na nagpipray for her, ganyan-ganyan, di ba? Be safe. Nakakatakot din. Tapos ikaw tinulugan mo lang. Tinulugan niya lang. Minsan po talaga, ano, ganun ako eh. Medyo malalim po ako matulog. May isang beses din, ano eh. Pero hindi po to Payoneer. Ay, di pero. Ano yun? Nasa Hong Kong kami. Tapos, actually, galing Payoneer Christmas party nun. Pero, sumide trip ako kasi Christmas event or Christmas party rin namin ng barkada ko nung college. Parang, nasusunog pala dun sa hotel. Tapos, tinulugan ko din ata. I think mamamatay ako na maaga. Charot. Hindi, parang na-detect ng smoke detector na merong usok. Ay, apparently, isa dun sa mga rooms, parang may nag-yosi ata or something. So, kaya gumana yung smoke detector, tapos nag-alarm, ganyan. Tapos, iba naming barkada, iba kong kabarkada, bumaba sila, tapos sinahanap nila kami nung isa kong kabarkada kasi roommates kami. Parehas kaming hindi nagising. Pero, ayun nga, parang, ano naman, naagapan naman agad. Like, yun nga, parang nagkaroon naman ng smoke detector, tapos nag-alarm. Tapos, hinahanap nga nila kami. Parang, nasa na si Jen, tsaka yung isa namin, kabarkada. Tapos, yun. I think, ayun, mamamatay yung baga. I think, kay Jen, basta huwag matulog. or kaya, kailangan yung roommate ko madali magising. Mababaw yung tulog, oo. Oo. Ayan. Charles, ang maganda, dalawa sila ngayon, di ba? Tapos meron tayong FOPSTalk. Naka-FOPSTalk, pagtigisahan natin sila. Di ba? Ang maganda, hindi pala. Sige, ako muna magtatanong, first three questions sa akin, tapos sa'yo sunod, kasi dalawa sila. So, pag nagtanong ako, si Jen ang sasagot, tapos si Sige, ulit tayo. So, ready na kayo? Una. Mag-FOPSTalk na tayo. Okay. Ikaw una, tapos boom. Tapos, sige. Ready? Wait, hindi po kailangan explanation, di ba? Walang explanation. Okay. Sagot lang, bibig. Walang isip-isip. Okay. Alright. First question, wine or beer? Wine. Boom? Beer. All the way. Makinig ka kasi, boom. Oh, beer. All the way. May ganun siya. Alright, next question. Morning, night, so dati po, sorry, wala pa lang explanation. Morning. 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 Boom. Morning. Number one online tools you can't live without. Tool lang pala. Online tool? Isa lang. Microsoft Outlook. Online ba? Online tool. Ano nga? Oo, online. I think ako YouTube ngayon. That's true. Ngayon, oh, diba? YouTube or Netflix. Kung nakikinig si Migs, edi okay, na-email yung sagot ko. Oo nga, napaka work-related. Work-related, okay. Sige, go ahead, ikaw naman, Charles. Okay, away, Charles. Regular home office attire. Pambahay. Ako po, sa tabi ko, meron akong tatlong short sleeves na polo. So, sinusot ko po siya pagka magkaganitong call, tapos boxers. Chinelas. One.
Opo. Tapos meron din po akong supply. Oh, saka may hawak ako supply sa gilid kasi minsan pag sobrang aga ng meeting ko, hindi pa ako, kakagising ko lang so kailangan ko muna mag-supply. Okay. So supply. Kahit naman walang suklay, ganyan-ganyan lang. Ganyan-ganyan lang, para magmukha lang pong... Kasi ako minsan kahapon, hindi nasasayaran ng suklay yung gulgo ko. Pangarap ko nga po yun eh. Para i-ponytail ko na lang. Parang man bun. Madali. Pakalbo ka na, boob. Wag, maging kamukha ko si ano. Sino? Sabihin mo sa akin mamaya. Derek. Derek. Derek! Bro, Derek pa o lahat eh. Nakakairita, sobrang tito po ng mga joke niya. Okay, another question. Where do you go when bored or tired? Ngayon, ECQ po ba? Or dati? Ngayon na. Ngayon. Sa kitchen? Kakain. Akala ko kakain. Oo, oo. Wala, titigang ko lang po sila. Ako rin. Ako po baka sa dining room. Sobrang bored ko nga po na bilang ko na po yung number of steps mula sa kwarto ko papunta sa dining room eh. Wow! Ilan? Wala na po ako kasi magawa. Maliban sa work kasi baka nakikinig yung mga Payoneer office mates namin. Pag-busy po talaga, busy talaga. Tapos minsan, nagbibilang talaga ako ng steps papunta sa dining table. Ilang steps? Ilang steps? Nung May, nasa 60 steps siya. Pero nung June, parang umikli eh. Baka kasi lumaki yung strides ko. Wow. Sa 45 na lang. Wow. Sige, gagawin ko nga yung pag-uwi. Gutom. Yun ang mga hobby natin. Magbilang ng steps. Hindi mo na So ito, next question. What would your pet say about you if we ask for a reference? Ooh. Wala po akong pets. Napaka-safe naman. Eh, kapag may pet ka, if ever lang. Walang kwentang magulang tong si Jenny. Si joke lang. Ano ba? Ang chill naman ito. Ganun. Ako ganun po, siguro. May pet ako. Ano, hindi ako pinapaliguan. Mga irresponsible. Yun po hindi ko kaya. Oh. Ah, nagiging irresponsible dahil masyado kayong focus sa inyong job. Ganun ay, sa job. Yan. Thank you, Ms. Shirley. At sa pagbilang ng steps mula sa bakwarto. Okay, dapat may pay raise na, Migs. Kasi sobra pong trabaho lang yung ginagawa namin. pagod na sila, Migs. Kawawa naman ang team. Okay, sunod. Describe your life using film titles. Oh, pwedeng Tagalog, pwedeng English. Isip sila. Mahirap. Mahirap yan eh. Mahirap ako dyan eh. Mm-mm. Existing, no, dapat? Mm-mm. Oo, syempre. Oo. Actually, before bawal pala mag-explain. Or pwede mo mag-explain. Okay sige, lang, mag-explain sige. Mag-explain ka na. Gusto mo yan? Para may time ka pa mag-isip mo. Okay, sistol ko lang onte. Charot. Sige, sige. Bago mag-lockdown, meron akong napanood sa plane. Yung ano, yung something the life of Mitty. Ano yun? Teka lang ha. Secret Life of Walter Mitty. Bakit? Kasi sobrang nakarelate ako. Actually, hindi yung title. More of yung story nun. Sobrang, ano, nag-resonate siya sa akin. Yung kay Ben Stiller. So, if ever, parang nakikita ko yung buhay ko doon. Like, very, ano, nag-explore lang siya sa life. Ganun. Boom, huwag ka mag-Google. Yung title. Hindi ko mag-isa. Hindi ako nag-Google. Tumitingin ako ng mga feedback. Ano ba? Ako yung sumagot. Secret Life of Walter Mitty. Oh, yun yung akin. Pero yung sa'yo, I think that thing called Tadhana. Bakit?
Or siguro I know one more chance. One more chance. Love life eh, no? One start more chance. Bakit puro love story? Hindi, wala nga eh. Wala nga ngayon. Hopeless romantic po si Boom. De, joke lang. Wala po ngayon eh. So, wala ano ngayon. Nananawagan po ako dyan. Oh, wow! Joke lang. Si Jen po yung nanawagan. Love in the time of corona. Love in the time of corona. Ano ba yung sa'yo, Boom? Ipapapanood ko to sa mga estudyante sa web. Nananawagan po kami ni Jen. Ay, sumagot ka, Boom. Wala ka pa sumagot. Ano bang uso ngayon? Ano bang uso ngayon sa Netflix? Ano? Bad Boys for Life. Yan yung mga nakita kong bago. Pangarap kong hold up. Ayun, yung bago. Ang ganda ko. Yun. Nakakalip ko doon sa pangarap kong hold up. Hindi dahil sa gusto kong maging hold upper. Pero... pangarap kong... ah, or yung ano. Pangarap ano kong yun, hold up. Yun. Maganda. True Night ano and Day. Ano yung kay Paolo Contis? True Night and Day. Kay... ayun. True Night and Day. Si Alessandra at si Paolo. Malungkot pa rin. Malungkot po eh. Malungkot eh. Doon pa tayo sa pangarap kong hold up. At least sa okay, pangarap sige. Kong hold up. Kapal mo ba yun, Jen? Hindi pa nga eh. Ano orin mo yung pangarap kong hold up? Panoon orin ko na nga yung pangarap kong hold up, sinabi mo niya. Oo, nakakatawa lang. Hindi ko na-explain. Sige nga. Oh, next naman. Ready na? Next, if your life is a book, what would be the title? Yon. Okay, sige, ako na lang mag-start since bigyan ka na tayo mag-isip si Jen. Oh. Actual book talaga kasi may ligaw sa non-fiction. So, ang binasa ko recently, actually hindi pala. Ang title ng book is Emotional Intelligence. So, para siyang tinuturuan. Oh. So, meron para siyang tinuturuan. So I guess sa life story parang yun yung sinastrive natin lahat, 'di ba? Kasi para nung bata, isip natin basta IQ lang pwede na tayo. Pero dun sa book para at the end of the day, malaking bagay yung emotional intelligence. So I think para na rin sa mga employers or employees, mas nasa employees, talagang matetest. So in fact dito rin sa Payoneer, 'di ba? Hindi lang nila minemeasure kung gaano ka katalino or kagaling. Basta titingnan nila kung maganda yung attitude mo towards your office mates and at the same time towards work. So yun, normally nga sa Payoneer, yun pa yung mas pinipraise eh. Yung magpakita ng good attitude as an employee or as a human. So I think yun din sa life story ko kasi yun yung something na kinakailangan ko pang i-develop. Kakailangan pa natin i-develop lahat. Emotional intelligence. So yun. Okay. Got it. We are all work in progress naman pagdating dyan. So, nahihiwalay ako dyan, di ba? Thank you. Si Jen po, 50 Shades of Grey. Si Jen. Oh. Hindi, gag. Ay, bawal. Talaga? PG tayo dito, GP. ako po, ano, ako, ang title po siguro, Everything Happens for a Reason. And yun din po yung sinasabi ng tattoo ko dito. Ayun. Like, for me, yun, lahat ng nangyayari sa buhay natin may rason and merong lesson to be learned. Sige nga. Yun kung may po. Salamin. Yes. Ano ang sasabihin mo? Kaya na pa natin kausap yung past self natin. Ah. Di ba? Ano siya, very refreshing din siya. Masaya lang na nakapag-usap tayo ng ganito. Kasi it's not everyday naman may magtatanong sa atin ng ganito. So, dito lang yan sa FOPSTalk. Di ba, Charles? Yes! Isa pang tanong. Who or what keeps you motivated? Gandang tanong yan. Ako, sige, mauna na ako para mapag-isip pa si Jen. Okay, go. What? Ako, more of what po, parang at the end of the day, gusto ko lang lagi, pag may sinalihan ako or may ginawa ko, kailangan nag-perform ako. So, I guess, same din yung reason kung bakit dun sa bata ko, ang dami kong gustong gawin. Kasi gusto ko parang in every endeavor ba tama? Endeavor, kailangan mag-perform. Or kailangan man na, yeah, kailangan mag-perform ako. So, I think it's something that motivates me, but at the same time, it's also something that I should learn to
taper or para pababa ng konti kasi hindi ka na makafocus eh kasi gusto mo lahat competitive. Oo. Gusto mo lahat lagi mag-perform ka. So I guess yun ako. Yeah. Ako, I know, in relation dun sa title ng book ko, wow. Everything right? happens for a reason. Ako naman, what keeps me motivated is leaving a mark or like a dent in someone's life. Wow. Oh, wow. I love it. Oh, ano ba to? Ano ba to, Miss Rush? Parang ano, hindi po iba po ata na salihan namin. Medyo ko. Inuman niya. Parang inuman. Parang coaching session lang. Oo nga eh. Ako, yun po. Like, whether sa friends ko or yung people na encounter with sa work, like with my office mates or yun nga, customers, parang gusto ko po, kahit like small in my own little way, meron akong maiwang mark sa kanila or parang meron silang lesson to be learned from me. Parang ganun. So, what keeps me motivated is, yun nga, mag-impart mo. But, wow. Yun. So, ay, dad ko na sinasabi. Yun lang po. Parang wala sa edad mo, ha? Ilan taon ka na ba? Di ba wala ka pang 30? ano po? 22? Medyo. Joke lang. Wow. Diba? Nakakatuwa naman. Sige, Charles, ikaw naman, Charles. Your remaining question. Eto. Isa pang question. You're on death row. What would your last meal be? Sinigang. May sagot agad. May favorite ko po talaga yung sinigang. Sinigang. Ako siguro. Baboy, isda, baka? Tipon. Ooh, sarap noon. Mas maganda parang siya kung balat na inipon. Oh, diba? Gutom na nga ako eh. Oh, parang gusto ko nang kumain din ng ganyan. Gutom na. Gumika. I think, ako kasi nagkikrave ako ng crispy pata. Ooh. Wow. So since nagka-coronavirus, hindi pa kami nakapag-crispy pata sa bahay. Kasi mahirap lutuin. So I guess crispy pata. Madali lang lutuin. Ilagay mo lang yung pressure cooker mo, lagay mo sa ref, tapos bukas iluto mo na. Fryer, madali no? Lang yan. Pwede. Oh. Sakto, kahit dinner na, time na, ho, misucho. Mag, ano tayo, lechon kawali. Ang sarap nga nun. Sa ano tayo eh. Sa Payoneer Forum, dapat may ganyan. Merong isang kusina sama-sama, tapos share-share ng ulam. Cool. Oh, anong ulam nyo? Makikitingin na nga. Diba? Makitingin sa na Payoneer, lang. Sa Payoneer Forum, pwedeng ano to, a party-party, pero kanya-kanyang dala, o sama-samang ano, kakain. Pero sa kanya-kanyang bahay, kasi online lang tayo. True. Oo, diba? Pwede yung ganun, online. Tapos merong something na drink, o diba? Party-party. Okay, another question. Nakaugnay din dun sa kaninang itinanong. Kanino man i-share yung last meal na yon na kapag ikaw nasa death row nga, wow. Kanino mo i-share? Kung cheesy po yung sagot, nanay ko. Hindi, pero mommy ko, yun yung totoong sagot. Oh. Mommy. Sige na nga, Mikey, cheesy answer na rin ako. Medyo fun answer bang gusto natin. Sige na, nag-cheesy answer na si Jen eh. Dinala ko sa medyo. Doon ka sa fun. Doon ka sa fun. Ano naman po? Pwedeng si Liza. Pwede rin po si Catherine. Oh, isa lang. Isa lang ba? Answer yan. Si Julia Barret. Sige, go. Oh, yun na lang po. Yung medyo cheesy. Taas na lang doon. Oo nga. Dapat pinupurso mo na yan. Ituloy-tuloy. Sayang parang eh. Parang tito na po nila ako eh. Oo nga. Yun na nga. Nag-agree ka, Jen? Bakit ka nag-agree? Mga tipo mo eh. Sorry. Nag-agree, Jen. Malapit na po tayo magtapos. Pero may nabasa kasi ako dito. Alam ko na-discuss nyo na kanina. Baka mamaya hindi masyadong narinig ng audience natin. Kaya nagtanong. So,
why should we choose Payoneer instead of any other platforms? Para yun na rin yung pinaka-ending na message ninyo. Why? Bakit kayo? Oo, party oh. Yan. Why Go boom. Other go Jen. Sige. Actually, ano, for us, aside from the fact that we can provide the decent rates, no. Normally sa freelancer, malaking bagay talaga yung foreign exchange, eh, yung currency. So one is we can provide the pricing, a decent rate at the same time in terms of the service. Sabi nga ni Ms. Roche, mabilis yung pagka-receive ng funds, no. Mula pagka-withdraw pa lang, no. Sabi nga ni Ms. Roche, either minutes, hours, the latest, or sometimes, yeah, minutes or hours. So I think it's the value for the fee na very reasonable. At the same time, yung service. In terms of how different we are from the competitors, I think kami, ito na yung pinaka-example, no. So meron kaming local team na dedicated na i-handle lahat ng issues ng mga freelancers with regards to their payments. So nandito kami ready to help, no. Sabi nga namin kanina is we can even sometimes kami na mismo yung kumukontakt sa customers regardless whether a freelancer siya or an SME or a VA agency. We treat the customers as the same sa mata namin, no. Tongs me. I think the service is one thing. Second is the engagement, no. So aside from the fact na normally kasi pag payments or fintech laging kailangan just about payments or tech, kami kasi with Payoneer, I think yung value din namin is on the engagement and the partnerships, no. So kaya kami partner with FOPSCo and all the trainers. So it's not just about payments, it's also about livelihood, kung paano namin i-approach yung community. I think if you compare that to our competitors, kasabi ko nga kanina, ang kausap normally ng freelancer sa competitor namin, chatbot or email. Kami, ano talaga, totoong tao at totoong Payoneer community that makes sure na lahat tayo sa freelancers, sa freelancing community, umangat at the same time. Jen? Thank you, Boom. Okay na po yun. Okay na yung sagot ni Boom. Huwag na nating dagdagan. Baka magkamali. The joke. Medyo mahirap yung sagot. Wala na talaga. Wala na talaga. Dadagdagan ko yung Charles. Kasi sa Payoneer, medyo malalim na kasi yung pinagsamahan natin with Payoneer, di ba? Ever since we started the VApreneur Workshop in 2017. So, nakita namin sila nakakasimula pa lang. Tapos kami rin halos kakasimula pa lang namin ni Shirley noon. And then, Payoneer and VApreneur, Shirley and I, parang ano, baga, may relationship na nabuo. And then, nag-grow kami together. So, nakita namin yung Payoneer paano dumadami yung mga subscribers nila, paano dumadami yung taong tumatangkilik sa kanila, and so as us. So parang habang lumalaki din yung community namin, na kinabibilangan namin ni Shirley together, and so as with Payoneer. So yeah. yung tiwala ng values that they uphold, they're not just a corporation, para silang family sa loob. So siguro yun yung isa sa mga reason kung bakit hindi rin kami nawala sa Payoneer. Kung bakit kahit na minsan yung kliyente ayaw ng Payoneer kasi hindi niya kilala, gusto niya yung kabila, the other P, 'di ba? Pinipilit at pinipilit namin, lalo na ako, pinipilit at pinipilit ko talaga na to go with Payoneer, not just because of the ease of use and not just because of the cheaper rates, but because we have built a relationship with Payoneer for almost 4 years already. So isa yun sa mga iniingatan ko, yung relationship na nabuo, yung friendship, especially with Migs and Britzy, na nung unang-una pa sila yung tumutulong din sa amin. So yun, talagang meron silang genuine advocacy, genuine desire to help the online community, not just to build a business, but to help the Filipino online professionals as well. Oh, di ba? Charles, ikaw? Diba? Yan sa atin naman, yung sa VApreneur Days. So I would like to thank yung Payoneer kasi you gave us wings so that we can fly nung nagsisimula pa lang kami. So thank you very much for that.
Kasi meron kaming advocacy rin na ibigay kung ano man yung sa mga freelancing world, eh, sa mga freelancers, especially in the rural areas at that time. Pero wala nga kaming budget for that. And because of your advocacy din, you help us na magawa namin kung ano yung mga gusto namin gawin. Yeah. Yes, so thank you. Continuous pa rin po naman yun. In fact, I think a month ago or the other one, nagpa-raffle kami ng ano, ng lap personal computer, home office. So nagpa-raffle kami sa mga ibang customers. Sa ibang customers pala. So ganoon pa rin. Ngayon na nakita namin na lahat ng tao gusto mag-work from home. So we're very much supporting. Minomonitor namin kung ano yung mga kailangan ng mga freelancers. And hahanapan namin ng way, syempre, through partnerships or through marketing to at least use our brand or the company to be able to provide additional service to the freelancers. So, I think siguro yun din yung request din namin for the community. Parang kwento lang kayo sa amin kung ano yung mga needs, ano yung mga pain points. Tapos, hindi namin namin pinapangakong gagawin namin lahat. But then, at least yung feedback nyo would help us parang carve out our strategy or what we could do moving forward. Kagaya dati, may freelancer community kami, sabi, kailangan namin ng training. So, syempre, approach namin si Ms. Roche at saka yung FOPSCo para at least upskill sila. Or ibang isang example, isang community nagsahanap ng laptops. So, imbis na bumili kami ng laptops para sa kanila, paparaffle na lang kami or harap kami ng partner na pwede mag-provide ng laptops sa kanila. So, I think, ganun talaga. It's not just a payments brand. It's really going beyond, sabi nga nila, than just payments. Sabi nga po ng tagline namin. So, hopefully, makuha pa kami ng feedback kung ano pa yung mga pain points ng freelancers. Tapos tingnan natin how we can help. Yun. Yan. Okay. Marami tayong abangan sa Payoneer Forum. So, Rosh, ikaw na ang magpaano? Ako na ba? Oo, sige. Isa sa mga gustong-gusto kong pasalamatan, unang-una syempre, ang Payoneer, kasi lagi nila kami sinusuportan ever since. At hanggang ngayon, patuloy nilang sinusuportan ng online community, especially with Jen and Boom, para sa pagbibigay ng oras nila. Yung masayang kwentuhan lang, parang coaching type. Kahit nag-share sila ng mga personal stories, thank you so much for giving your time with us. And please, guys, don't forget to like our page. It's at facebook.com/fopsco.ph. It's a national-based cooperative for the Filipino online professionals. You may also find us in Instagram, YouTube, and LinkedIn. And if you have some takeaways in tonight's show, please share this episode so others can learn like you. And you can tag Jen and Boom kung ano yung mga takeaways nyo from their stories as well. Also, thank you to SPS Media, our partner in giving you this wonderful show. And syempre, number one naming partner, Payoneer, for helping make this show possible. And join us again next week for another show with another special guest. Surprise muna yan. And for FOPSCo family, let's keep growing together. Shirlane? Also, John, thank you. Goodbye, everyone. Thank you. Bye. Yun lang. Bye. Bye. Bye, everyone. Thank you. Thank you. Bye. Bye.